Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope nakakapag-relax kayo ng maayos. Saan mang parte kayo ngayon ng mundo. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell at pakiclick nyo na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. And of course, huwag nyo rin po sanang kalimutan i-click or i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Viral ngayon si Maine Mendoza dahil sa naging payo niya sa isang contestant nila sa Itbulaga. Sa segment kasi ng kanilang Bawal Judgmental, isang 25 years old na ina na nagngangalang princess ang isa sa mga contestants nila. Ang segment nilang ito na Bawal Judgmental ay para sa mga naging batang ina. Yung mga naging ina na 25 years old and below. Itong si Princess, ayon mismo sa kanya, ay 17 years old siya nung una siyang magkaanak sa panganay niya na si Ace, na ngayon ay 7 years old na. At meron pa siyang apat na anak na sumunod kay Ace, at ang mga edad nito ay nasa 6 years old, 4 years old, 3 years old, at 2 years old. Ayon din kay Princess, hindi nakaplano yung pagbubuntis niya. Meaning, hindi sinasadya na nabuntis siya sa edad na 17 years old. At sa estado ng buhay nila ngayon, nalulungkot daw siya kapag ka naiisip niya na yung mga ibang mga kaklase niya ay may mga maayos na buhay na ngayon dahil nakapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. So nung kinakausap na siya ng mga Itbulaga hosts at tinanong siya kung ano ang maipapayo niya sa kanyang mga anak, ang sabi ni Princess, ang maipapayo daw niya ay huwag pumasok sa mga bisyo ang mga anak niya at huwag din sanang magkaroon ng labis na pagbabarkada. At katulad din ng ibang mga magulang, hangad din daw niya na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Tapos meron din siyang mensahe para sa panganay niyang anak na si Ace na 7 years old. Ace, sana mag-aaral ka ng mabuti. Dahil alam kong ikaw yung makakaahon sa amin sa kahirapan. Ikaw yung may porsigido para gumanda yung buhay natin. At saka bata ka pa, kahit bata ka pa, may pangarap ka na talaga. Tsaka bata ko pa, insist kayong mag-asawa, may pagkakataon pa para palakihin, pagandahin yes, natin yung buhay. Yes. Tsaka bata ka si Blake, huwag natin ipasa sa, kay si Ace, huwag natin ipasa sa kanya yung responsibility. 7 years old pa lang si Ace. Tsaka bata ka pa, insist. Marami ka pang magagawa, kayo ni Mister. Correct. Thank you. Yes. Thank you. Sa puntong ito, maganda yung naging payo ni Maine Mendoza na hindi dapat ginagawang parang retirement plan ng mga magulang ang mga anak nila. Although hindi rin natin alam na baka wrong choice of words lang din yung mga nagamit ni Princess dito. Baka hindi naman talaga literally na ganun yung ibig niyang sabihin. Pero pwede rin naman na isipin natin na yun talaga yung hangad niya sa anak niya, lalong-lalo na sa panganay niyang si Ace, na si Ace ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero ganun pa man, para sa akin, hindi pa rin tama ito na ganito ang ipapayo ng isang magulang sa kanyang anak. Una, dahil hindi naman hiniling ng mga anak nila na ilabas sila dito sa mundong ito para gawin nilang obligasyon ang mga magulang nila at mabigyan ito ng magandang buhay. Kasi kung ganito, mukhang lumalabas na kaya naghihirap yung mga magulang ay dahil maaga silang nagkapamilya. So kumbaga, ang parang nagiging taga-ako ng mga ito ay yung nagiging mga anak nila. Tapos parang nagiging utang na loob pa ng mga anak nila na ilabas sila dito sa mundong ito. Kung kaya dapat lang na sila ang sagot para maiahon sa kahirapan ang mga magulang nila. Kung tutuusin, sa edad ni Princess at ng asawa niya na hindi pa nagtetrenta, kayang-kaya pa nila na magsumikap at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak nila. Natural na rin sa mga magulang na umaasa sila na magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Pero yung ipataw sa balikat ng mga anak nila ang malaking responsibility para guminhawa yung buhay nila, sa tingin ko unfair naman yun. Kasi kung ganito ang magiging intensyon ng bawat magulang, magiging napakabigat na pressure or even stress at pagkabagabag ang mararanasan ng mga anak nila, lalong-lalo na yung mga nasa murang edad pa lang katulad ni Ace na 7 years old pa lang. Tapos ganito yung ini-instill mo sa kanyang kaisipan. At yung mga ganitong klaseng pananaw na parang ipinipilit ng mga magulang sa kanilang mga anak, malaki ang chance na magkakaroon ito ng negative impact sa paglaki ng kanilang mga anak. Para sa akin, mas dapat na pinagtutuunan ng pansin ng isang magulang na mabigyan ng sapat na edukasyon ang kanilang mga anak. Aside sa education,
kasama na rin dito ang mabigyan ng maayos na kalusugan ang kanilang mga anak. At syempre pa, dapat mas pagtuunan nila ng pansin na mabigyan ng sapat na pagmamahal at suporta ang kanilang mga anak sa anumang adhikain na meron ang mga anak nila. Dapat kasi aware din ang mga magulang na hindi sapat ang pagiging masipag at pagkakaroon ng determinasyon ng kanilang mga anak para maging matagumpay ito sa kanilang mga buhay. Kasi aside sa sipag at determination, nandyan din yung lipunan at yung environment na ginagalawan ng mga anak nila na maaari ding maka-apekto sa kanilang paglaki. Kung kaya, instead na ipatong sa balikat ng mga anak nila yung iniisip nila na iaahon sila sa kahirapan, mas maganda siguro na mag-focus sila na suportahan at mailagay sa tamang environment ang kanilang mga anak para lumaki ito ng maayos. At kasama na rito yung sinabi ko kanina na access to quality education, to healthcare at iba pa. Dahil naniniwala ako na kung maayos ang kalagayan at pagpapalaki sa mga anak, dito na rin magsisimula ang unti-unting pag-aaho nila sa kahirapan. Kasi sa pananaw ko, hindi kailanman naging obligasyon ng isang anak na bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya o ang kanyang mga magulang. Hindi lang din ito para kay Princess, yung contestant ng Eat Bulaga. Kung hindi, para na rin ito sa ibang mga magulang na ganito rin yung mga mindset. Isang toxic culture na masasabi natin. Isang kultura na hindi tama at nagbibigay ng napakalaking negative impact, lalong-lalo na sa mga anak. Imagine, 7 years old pa lang yung panganay niya. Tapos, ganito na kalaking responsibility ang ilalagay mo sa isip niya. Kawawa naman yung bata. Let him enjoy his childhood. Tapos, ang mga magulang, bigyan nila ng sapat na armas yung mga anak nila para sa mga laban nila sa kanilang buhay. Para nang sa gayon, pag dumating yung panahon na bubuo na rin sila ng sarili nilang pamilya, magiging maayos yung magiging pamilya nila. At hindi yung parang hinuhubog mo siya o binubuo mo siya unti-unti para sa sariling interest mo or para ang mga magulang ang makikinabang. But as I have said, hindi ko binabash si Princess o yung contestant dito ng Eat Bulaga. Kumbaga, itong sinasabi ko dito, parang payo na rin ito na dapat itigil na natin yung mga ganitong klaseng maling pananaw. Again, hindi retirement plan ang mga anak. Let them live their lives how they want it to be. Kasi itong mga anak, may mga sariling buhay ito pag lumaki na sila. So dapat tinutulungan sila ng mga magulang nila para magiging maayos yung pagbuo nila ng mga buhay nila pag lumaki na sila. At hindi yung mas iniisip pa nila yung mga sarili nila kung paano gaganda yung mga buhay nila sa pamamagitan ng mga anak nila. And besides, katulad nitong contestant na si Princess, hindi naman siya baldado. So ibig sabihin, sa edad niya ngayon, marami pa siyang pwedeng gawin para gumanda yung buhay ng pamilya nila. At hindi niya na kailangan antayin pa na lumaki yung mga anak niya para tulungan silang gumanda yung buhay nila. Itong mga anak niya kasi, kapag ka nakapagtapos na ito ng mga pag-aaral nila, maghahanap pa ito ng mga trabaho. At alam din natin na hindi lahat ng naghahanap ng trabaho ay nagkakaroon agad ng maayos na trabaho at malalaking sahod. At lalong hindi ganong kadali maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Hindi pwedeng isipin ng isang magulang na kapag ka nakapagtapos na ang kanilang anak, ay automatic na ito na magbabago agad yung buhay nila. Hindi po ganon ang reality. Kaya mas importante na isipin dapat na mag-isip ng paraan kung paano nila mapapaganda ang buhay ng mga anak nila and not the other way around. Karamihan din naman sa mga anak, pagsabihan man o hindi ito ng mga magulang, tutulong at tutulong ito sa mga magulang at pamilya nila. Pero tandaan din natin na choice ng mga anak kung anong klaseng tulong ang kaya nilang ibigay at kung hanggang saan ang tulong na kaya nilang ibigay. At sa episode na ito ng Eat Bulaga, napabilib din ako kay Maine Mendoza kasi matapang niyang pinayuhan yung contestant. At sana magsilbi rin itong wake up call para sa mga magulang na may ganitong klaseng pag-iisip. Panahon na para alisin natin yung mga ganitong klaseng toxicity na meron ang lipunan natin. Love your children. Provide the needs of your children. Siguraduhin may access sa good quality education ang mga anak. At meron silang access sa proper healthcare. Alagaan sila ng mabuti at palakihin sila ng mabuti para maging mabuti rin silang tao sa ating lipunan. At huwag na huwag natin silang gawing sandalan para umangat
o para sa ikagaganda ng mga buhay natin. And this is all for now, mga kaibigan. Maraming salamat uli sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. Enjoy your weekend. Bukas, another weekday ahead of us. Ingat po kayo lagi and God bless.